Bakit walang tatay ka? Ano nangyari? Hindi po pinanagutan. 19? Hindi na bata. Pwede na. Pwede na. Pwede na po makulong. Nagkahirap-hirap po kami sa ospital. Hindi na po sila tumulong. Dahil nga po sa problemang kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya hindi siya halos makapagsalita. Pinsan niya buo. Ah, yung tatay, pinsan niya. Magpinsan sila. Ikaw ay inspirasyon sa kababayan. Mga mahirap ay iyong dinadamayan. Sana ay hindi ka magsasawa. Panginoon na ang magbalik ng biyaya. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa'yo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa'yo. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kababayan, kasalukuyan nandito pa rin ang Team Daddy Frankie sa Orion, Bataan. Kung matatanaw nyo po mga kababayan sa aking bandang likuran, ay yung napakalaking cross dito sa sabi nila Mount Samat. Sino po nakakaalam at nakakarating na sa lugar na yan mga kababayan? Ayan. At sa araw na ito, may inilapit po sa ating team ang kanilang kapitan mga kababayan na isang bata. Mga kababayan, kaya atin siyang kakausapin at aalamin kung ano yung pwedeng maitulong dahil ayon kay Kapitan, talagang mahirap ang buhay. So samahan niyo ako mga kababayan, no? Ayun mga kababayan, no? Yung mga katutubo, may alaga silang unggoy. Pero wag natin lapitan kasi takot ako dyan, baka kagatin ako. Ay, hindi ako kalaban. Oh, kaibigan ako, matapang siya, no? Ate, magandang hapon. Magandang hapon, te. Ate, ako si Daddy Frankie. Okay lang i-dikit ko tong mic. Sige. Ayan. Uupo ako. Ay, mayroon silang ano. Ito yung hanap buhay nila dito mga kababayan, no? Gabi. Pero iurong ko lang para hindi maapakan. Okay lang tumabi, ate. Mm. Matibay ba to? Matibay ba? Baka gumuho tayo. Ayan. Ate, ilang taon ka na po? 17. Kapapanganak lang niya mga kababayan. Ilang araw na yung baby mo? Mag-iisang buwan po sa Linggo. Mag-iisang buwan na siya? Cute-cute naman niya, no? Asan po ang tatay niyan? Ala po. Hmm? Ala po. Kaya kami nandito dahil nung nagpunta kami, mag-injan sit tayo mga kababayan para maganda yung usapan namin ni ate. Kaya kami nandito dahil ipinakiusap ka sa amin ni Kapitan na pasyalan kita. Kami yung mga charity vlogger. Ba't parang ang tahimik mo? Ano pangalan pala ni ate? Camille po. Camille. Ate Camille, urong ko ng konti ha. Ayan. 17 years old. Bakit walang tatay ka mo? Ano nangyari? Hindi po pinanagutan. Ay, hindi pinanagutan. Nasaan siya? Andiyan po. Andiyan po sa likod ng Mount Samat. Nasa likod ng ano, Mount Samat? Ano yun? Katutubo rin? Mayroon din palang ganun na hindi pinananagutan. Asan ang mga magulang mo? Ala po. Ha? Ala po. Ano? Ala po. Wala sila? Nasaan sila? Nasa bundok po. Ah, nasa bundok. Da. Paano ngayon yan? Nag-aaral ka ba? Naka-enroll po ako sa ALS. Ah, nag-enroll ka sa ALS. So, nga, ay... Ang init, no? Nainitan si baby. Paano yan? Makakapasok ka pa? Pag ilang buwan lang po. Ah, pag ilang buwan na. Dadalhin sa school? Paano yan? Brace,
Breastfeed? Module naman po yun sa ano, SALS. Ah, module naman. Paano ba nangyari? Bakit, ano, hindi kanya pinanagutan? Pwede bang ikwento sa amin? Na ano po siguro, natakot. Siyempre po, bata pa rin po siya. Ilang taon ba yun? 19. 19? Hindi na bata, pwede na. Pwede na po makulong. Ano yung anak mo, babae, lalaki? Babae po. Babae. Nakita na niya yung baby niyo? Siguro pag nakita niya, baka panagutan na niya. Ayaw ko pong ipakita. Ha? Ayaw ko pong ipakita sa kanya. Bakit? Para may ano, para suportahan kanya. Nagsusuporta naman po sila. Nagsusuporta naman? Pero sabi po nila, titigil na raw po nila yung pagsusuporta dahil hindi raw po nila nakita itong bata. Oh, kailangan ipakita mo para suportahan nila. Bakit ayaw mo ipakita? Nagkahirap-hirap po kami sa ospital. Hindi lang po sila tumulong. Ah, nagkahirap-hirap kayo sa ospital? Bakit? Doon ka ng anak? Pag-usapan nyo, baka maayos nyo pa. Nagsama ba kayo nun? Ay, hindi pa. Boyfriend lang. Tapos nabuntis. Umiiyak si ate. Ba't ka umiiyak, ate? Galit ka sa asawa mo? Ate? Kung sakaling nandito yung nakabuntis sa'yo, yung tatay ng bata, anong sasabihin mo sa kanya? Hindi ko po alam. Sige, ate. Ingatan mo na lang yung anak mo, ha? Huwag mong pababayaan. Kung ano yung pagkukulang ng asawa mo, siguro baka nabigla lang. Kausapin mo, pag-usapan nyo para may katulong ka magpalaki sa kanya, no? So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no, medyo hirap pang magsalita si ate dahil nga po sa problema ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya hindi siya halos makapagsalita. At ayon sa kanyang kapatid is nandyan na po ang nanay. Kaya willing naman daw ang nanay na magkwento sa nangyari sa anak dahil sa ngayon po, si ate is nasa puder ng kanyang magulang. So, Nay, pwede pa dito, Nay? Ayan. Po ka dito, Nay? Ayan. Pwede mo yung anak, Nay? Hurong ka kunti doon, Nay. Ayan. Matibay naman to, no? Oo. Kawayan, eh? Kawayan. Ay, magandang hapon. Ano nga po bang, gaya na aking sinabi, ano, kaya kami nandito dahil inilapit nga po ni Kapitan yung mga kabarangay niya dito. Ano nga po pala nangyari sa anak niyo, Nay? Nag-aaral po siya, sir, tapos kami naman po nandun kami sa tanat ay kabog-kabog na nagbabantay po, nakipagbantay po kami ng sagingan. Siya po nag-aaral po dito sa puder po ng kapatid nung tatay niya. No. Ay, si ate, nakatira siya sa... Kapatid po ng tatay niya. Opo. Ngayon po, ay di kabadong kakilagi akong hindi makatulog po, sir. Balisang-balisa po ako, sir. Ngayon, sabi nung tatay niya, ano kaya, punta mo yung anak mo muna. Pagkayari mong mga lakal ng ano, pagkaitinda mo ng walis na yan, punta mo muna yung anak mo doon. Sabihin mo sa kanya, umuwi muna dito, kuya, dali niya yung module. Ngayon po, hindi, punta po ako dito. Ayaw po sumama. Tapos, ang tsuhin niya, nasa bundok po, tinatawag po nila sa cellphone. Tatay, sabi ng mga pinsan niya, kinukuha ni tita ko tong anak niya. Kasi nga, ala nang katulong si tita ko. Kung mayari mag-module tong si Camille para
matulungan niya si tita ko maghanap buhay. Kasi hindi naman makapaghanap buhay yung tatay niya. Tapos pero bakit ano yung tatay? Asan po yung tatay ng bata? Nung bata? Ay, ito po, sir. Ang tatay po ng bata na yan, hindi nagpakita po rito diyan sa may... diyan po sa kanila, sa bahay nila. Ngayon gusto niya po, kuhanin niya po yung batang maliit. Ang maiiwan po sa amin itong anak ko. Ang sabi nung mister ko po, hindi po pwede. Sabihin mo dyan, sa lalaki na yan, huwag siyang tumuloy dito. Dahil ako, galit ako sa kanya. Bakit po? Ginawa niya ng, ganun nga po, inano niyang, parang ano sila. Dapat nga po, naghanap na po siya ng iba. Huwag lang yung pinsan niyang buo. Ah, yung tatay, pinsan niya. Magpinsan sila. Oo po, magpinsan po silang buo sa tatay nitong bata. Ay, iyon nga po yung kaya nga po hindi namin sila pinagsama. Kasi nga po, di ba masama pagka sa tingin ng tao, masamang tignan yan. Kamag-anak, nag-asawahan, magpinsan buo yan. Magkapatid tatay nila at nanay niyan. Kaya hindi po namin pinagsama, sir. Ay, mahirap. Kaya pala. Kaya, iyon. Inalagaan po namin siya hanggang ng anak. Kaya pala halos hindi siya makapagsalita. Ayun, ingatan nyo na lang siya kasi parang, ayun, masyado niyan dinidibdib yung mga nangyayari. Hindi namin pinagsama po, sir. Kasi, malay mo, sir. Pagdating dun sa, ay kung, katulad niyan, hindi naman na sila nagbibigay ng supply dito. Ay, paano po itong anak, itong batang maliit? Kung ala po ako, saan po ako maghahagilap? Gabi-gabi, may pampers. Pampers ng pampers. Kahit ibili ko na lang ng asukal, ibibili ko na ng pampers ng bata. Dahil ala po, tumigil na po yung ano nila eh. Bigay nila ng pera, eh magkano lang po yung binibigay nila. Pero hindi na kayo nag-usap nung hindi tatay tsaka siya kung ano yung plano, anong gagawin. Kasi, sabihin na natin nandoon na, iwalay na. Pero, yung para sa bata na lang, yung pagkain, yung suporta sa bata. Ang usapan po namin sa may kay Chiptin, hanggang makaisang taon po yung itong bata, tuloy pa rin ang suporta po nila, pero wala po, sir. Ngayon, tumigil. Sabi nila, nung primero po nitong buwan ng April, magbibigay sila. Pero wala na po, mag-iisang buwan na itong anak, yung apo ko. Wala naman pong binibigay sila. Magkano bang kasunduan ninyo? Magbigay po sila. Isa-isang libo po, ay hindi naman po natupad. Parang, ano nila, baliwala yung sinabi ng chieftain namin dito. Pero kung tutuusin, sir, pinapahuli namin sa pulisyan. Kaya nga lang po, pinakausapan po nila ako na huwag munang ipapulis. Kasi araw-araw, buwan-buwan, saan kakukuha ng pamasahe mo? Kung sakaling nandito yung tatay ni baby, ano sasabihin mo sa kanya na Hindi po namin tanggap. Hindi nyo tanggap? Okay na. Saka yung tatay po. Hindi, yung sa ano na lang, yung suporta na lang. Yung suporta na lang, yung padala na lang nila yung pera, pero ala po. Wala naman po silang ibinibigay, sir, eh. Kaya nga po. Sige, kung sakali, hindi sa pagsamahin nyo sila, pwede kang manawagan sa kanya, anong sasabihin mo sa kanya para suportahan niya yung bata. Pinagtaguan na nga po itong anak ko, sir, eh. Pinagtaguan na po itong anak ko ng ano, eh. Umuwi na po sila ng ano, ban-ban. Wala na po sila dyan. Ilang taon na ba yun? Ano po yun? 19 nga po yun, sir. Oo, nasa ustong gulang na rin. Kaya nga po, tinalikuran niya ng bata. Gusto niya, kuhanin niya yung batang maliit. Ay, anong ipapadidi niya, sir? Breastfeed naman, no? Oo. Okay. Sige na. Ganun na lang. Alagaan niyo na lang yung apo niyo. Tsaka suportahan niyo na lang si ate kasi medyo malungkot, tahimik. Babae naman po yung anak niya. Sana kung lalaki eh. Pag-aral niya yan, Di para lang sila magkapatid, di ba, sir? Opo. Tsaka yung anak niya. Tahimik na. Nagugutom kanina, no? Sige, Nay. Maraming salamat. Pero salamat po, bigyan ko na lang ng pambili ng pampers yung bata.
Ayan na, you know, may 1,500 ako dito. Pagpasensyahan nyo na po para sa ano ng bata. Pampers niya. Salamat po, sir. Alang, ano, sir. Salamat. So, ayan mga kababayan, isa mapagpalang araw at maraming maraming salamat pong muli. Pansamantala, magpapaalam po si Daddy Frankie, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. God bless po.